Nako, baka may issue na naman po yung mga kakampo nito. Kasi inamin ngayon ng executive secretary ng palasyo, si EES Lucas Bersamin, na yung tripan niya ng ating Pangulo sa Singapore, partly official, partly personal. What? Sabi na niya. Yan yung Mr. Maravillas, ano yung personal opinion mo dito? Hindi mo man po mahihiwala yung personal sa Pangulo, kahit Pangulo siya ng Pilipinas. In like manner, in every yung mga officials ng ating gobyerno, may mga personal na lakad yan, pero hindi mo maalis yung representation niya, halimbawa gobernador, na siya pumunta doon, gobernador siya. Di ba? Pumunta sa Patay. Private visit yon. Di ba? Ano yon? Personal, official. Pwedeng personal, pwedeng official. Unang-una, as governor, yung welfare ng mga tao, kailangan asikasuhin mo. That includes yung burial. At simply yung personal relationship niya doon sa mga constituents. Kaya siya pumunta doon. In like manner, sa ating Pangulo, anong rason bakit siya pumunta sa Singapore? Personal po na in-invite ng Pangulo doon, ng Prime Minister ng Singapore. At nakita niya yon as an opportunity, as President ng Republika, kahit personal yung invitation sa kanya, gagamitin ko niya ito bilang opportunity to advance our agenda of inviting businessmen, investors in the country. Pero yung event na pinuntahan niya, personal yon, kasi that is a private event, Formula One. O, diba? Kaya sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kailangan niya flexible tayo. Kasi ang hirap i-distinguish siya, mga kababayan, yung personal and official. Yung mga official visits, siguro yung mga state visits. Di ba? Pero on the sidelines, may mga visits, may mga trips or travel yung ating Pangulo na pwede niyang gawin. Diba? But still, ang kanyang objective is to advance the agenda of helping our country na bumangon ng mabilis. Makabangon muli, sama-sama tayo. So, ito yung balita, mga kababayan. Unaan na natin yung mga kakampon kasi siguradong i-exploit ito. Sisiraan na naman nila. What? Pipilipitin nila yung kwento. Mga kababayan, gagamitin nila sa black propaganda. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. trip to Singapore where the Formula One Grand Prix race was held was partly official, partly personal. Sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, during the Senate Committee on Finance hearing ng 2023 budget ng Office of the President and the Presidential Management Staff. Ngayon, sabi rito, si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III asked if the said trip was personal or official anya. Ngayon, sagot ni Bersamin, no, it was mixed. Mixed anya yon. You may put it that way because the president was actually invited by the Prime Minister of Singapore to join him in the revival of Formula One racing in Singapore. Parte kasi ito ng tourism promotion ng Singapore, yung pag-host ng Formula One.
Pero possibly that Formula One event, mga kababayan, organized by private, ano, by the private sector. Ganun naman talaga po sa mga tourism ano events. Ang nag-organize yung privado, may mga sponsor sila. Then, yung government kasi nagkikinabang doon sa mga fees, kung ano-ano pa, sa negosyong pumapasok, di ba? And the promotion of the country. Pwede nga ang gawin natin din ito dito sa ating bansa. Then we can also invite leaders of the world and potential investors to come and see for themselves. Ano yung pwede nilang lagakan ng negosyo? O diba? So, yun mga kababayan ang dapat pagtingin natin. Yung mga pagtingin ng mga laging negative eh. Ng mga kalaban ng Marcos family. Ang gusto nilang i-highlight yung masasama. Kahit mabuti, masama yung paliwanag nila. The president most likely saw an opportunity for him to expand the goodwill that he generated when he made the official state visit. O, kita ninyo yung paliwanag ni Lucas Bersamin. Parallel sa ating mga nauna nang sinabi. Nauna tayo sa ganitong pagpapaliwanag. The visit there is partly official, partly personal. Earlier, Bersamin was quizzed about the who funded the president's trip, to which he responded, irrelevant anya yan, at tanong ninyo. Paliwanag ng executive secretary that he answered that way as it was difficult to distinguish which part of the trip was official and which part was personal. Hirapan niya nga identify. Bibigyan mo pa yon ng panahon. That is, you know, nonsense. Di ba? Kaya sabi niya, ano dapat gawin natin? Kailangan flexible anya tayo. I cannot know, it's impossible to say which part of it is personal and which part is official. But actually, hindi po personal yun eh. Dapat po malinaw sa atin yun. Bersamin said during the hearing. But for Pimentel, the trip was official at as it stemmed from the invitation from the Singapore's Prime Minister. Oh, kita ninyo? Si Pimentel po na nasa oposisyon, kumbinsido siya na it is official. Bakit official? Simply, because the invitation galing sa Prime Minister, gusto niya na maging parte ng event yung Pilipinas, yung leader ng Pilipinas, kasi they want to revive tourism there by holding that Formula One Grand Prix. Naintindihan ninyo mga kakampon. Naintindihan lang ninyo yung angat buhay ni Linlin. Pero itong kay Bongbong Marcos, hirap din yung intindihin. Ngayon, sabi rito, mga kababayan, the root of it all is the invitation from the Prime Minister of Singapore to Mr. Bongbong Marcos as President of the Republic of the Philippines. Pupunta ba yun doon si Bongbong Marcos kung hindi siya inimbita ng mismong Pangulo? Di ba? Awkward naman. Presidente ka ng Pilipinas tapos pupunta ka doon without informing the highest official of the country. Siyempre, for security, unang-una, sino magsisecure sa iyo doon kung walang coordination with the
Kaya pumunta siya doon talaga because she was invited. So, mismo na mga kababayan si Pimentel yung nagsabi. So, therefore, that was an official trip, the minority leader asserted. Pimentel previously said that the president's periodic breaks should be announced. Bersamin, however, pointed out that it could not be announced for security reason. Baka abangan eh. International lang influence ng enemies ni President Bongbong Marcos. So, importanteng huwag i-announce mga kababayan beforehand kasi yung mga enemies niya could, you know, prepare to attack. Yeah. Hindi dapat tayo maging kampante. Tingnan ninyo yung si yung dating Prime Minister ng Japan. Naging kampante siya kasi matagal na niya akong wala and I'm coming back as a candidate lang naman. Ano nangyari? Inassassinate po. Nay, for lack of, you know, security. No. Nakalapit sa kanya yung asylan. O, diba? Na-disgrasya. Gusto nating mangyari yon sa ating Pangulo. Kaya nga yung pagpunta niya sa, no, sa Amerika, nakakurdon yung ano, nakakurdon yung mga fighter jets natin. The executive secretary likewise noted that the president met with foreign leaders who may have interest in the Philippine governance and Philippine business during the trip to Singapore. So yun po, mga kababayan. Pero sabi ko nga, no amount of ano, explanation will convince the kakampon. Eh, wala man. Kasi, from the very beginning, ayaw nila sa Marcos. Ang gusto nila at the only competent yung mga kagrupo nila. And in last election, ang kanilang pinakamamahal na si Santa Mama. What? Na until today, mga kababayan, nangangarap pa rin. Sige po ang ano, sige ang silip-silip sa social media. Yung mga pinagagawa niya, laging ina-announce para sabayan yung mga programa. Ni Bongbong Marcos, nakasabay siya, may parallel government po. Duplication, hindi talaga matanggap na talo. Umaga lang po, gusto ninyo itong itry, Firmax firming and lifting cream, pinapay po sa mga pulses and affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kasukasuhan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, sa mukha naman po, anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, sa mga cancer patients, baka lang makatulong sa inyo. Hindi man siya gamot, food supplement po siya. Kaya lang, dahil gawa siya sa goji berry, ang goji berry kasi po, may anti-cancer properties. Baka lang makatulong sa inyo. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.